Magandang araw mga kapatiran, kapwa takers of the cities. Ang atin pong passage ay Genesis chapter 2. At out of this passage ay nakakuha ako ng mensahe. Pinamagatan ko po na rat race. Ang rat race po ay pananaw ng mundo. At dito talaga tayo dinadala ng sanlibutan ng mundo ng Diablo, na tayo ay laging nagtutumulin at laging nagmamadali at hindi tayo nagbibigay ng importansya sa salitang pamamahinga. Gusto lagi natin maging busy. Okay, sa ating pag-aaralan na ito, naniniwala ako na medyo marami tayong mababangga dahil ang turo talaga ng mundo sa atin ay huwag magpahinga. Pero tingnan po natin ang sabi ng Bible. Ang sabi po ng verse 1 sa chapter 2, ganon ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, lahat ng laman ng vast universe, lahat ng laman ng earth. In 6 days, He created them all. So sinasabi dito, ganon ginawa ng Diyos ang lahat, ang langit at ang lupa, lahat ng laman ng langit, lahat ng laman ng sky, yung galaxy na yan, at ang lama at ang lahat ng laman ng earth, ng karagatan, ng mga bundok, ng mga forest, ng kalupaan, name it, lahat ng nakikita mo at hindi mo nakikita, God created that in 6 days. Pero ang sabi mga kapatid, ng verse 2, then nagpahinga siya on the 7th. Nagpahinga siya. Isipin niyo mga kapatid, ang Diyos nagpapahinga. Pero anong tinuturo sa atin ng Diablo? Huwag magpahinga. Rat race nga eh. Gawin mong araw ang gabi, gawin mong gabi ang araw. So mga kapatiran, eto na, kitang-kita na po natin, binabangga na po ng Genesis chapter 2 ang rat race na kinalakihan nating pananaw. At ang sabi mga kapatid ng verse 3, at pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw. Ginawa niyang banal ang ikapitong araw. Mas special pala ang ikapitong araw sa aking nakikita dito. Bakit kaya? Kasi mga kapatid, on the seventh day, parang memorial day po yun, ng pag-alaala ng Diyos kung paano niyang nilikha ang langit at ang lupa. So mga kapatid, kailangan pala na talagang tumitigil talaga tayo at nang kasama tayo ng Diyos sa kanyang how God, you know, appreciates His wonderful creation. Kaya kung hindi ka titigil, wala kang pagpapahinga, wala kang meditation, wala kang reflection, ano ka? Ano ang mangyayari sa'yo? So mga kapatiran, lumalayo tayo sa Panginoon, sa kanyang standard. At sinusundan natin ang rat race ng sanlibutang ito. Huwag, mga kapatid, mapapahamak tayo. Tingnan nyo nga ang Diyos dito. Maging ang Diyos nagpapahinga. Hindi dahil napagod siya, kundi concept niya yun eh. Paradigm niya yun. Doktrina niya yun. Pananaw niya yun. Na dapat tutularan din naman natin. Alam nyo, magkaroon tayo po ng konting correlation. Kahit sa Old Testament pa rin, Exodus chapter 20, di ba sa Ten Commandments, nakalagay talaga doon that on the Sabbath, on the seventh day, magkaroon kayo ng pamamahinga. So mga kapatiran, ang punto ko lang ay ganito. Hindi na ako masyadong nakatingin doon sa araw, mga kapatid. Nahihintayin mo pa yung ikapitong araw. Basta ang punto ko ay ganito. Huwag niyong paniniwalaan ang rat race. Sa gabi, magpahinga. Pagdating ng on the seventh day, dapat ding magpahinga. Dapat nga meron pa tayong nap sa tanghali. Basta mga kapatid, kinakailangan bahagi ng ating konsepto ang pagpapahinga para maalaala natin ang Diyos, maging matino ang ating isip. Kasi pagpagod ka lagi, mainit ang ulo mo, madali kang bumigay. Ganun po yun, pagpagod palagi, pag laging puyat, pag laging bagsak ang katawan, subukan nyo yung kotse na hindi nagpapahinga 24/7. Ano ang mangyayari dyan? Kaya God is a God of rest. Hindi ko na sinasabi mga kapatid na hindi na tayo magtatrabaho. In fact, dito nagtrabaho ang Diyos for 6 days. In fact, sa Exodus, sinasabi doon, on 6 days, kayo ay magtatrabaho. God is a God of work, but on the 7th, magpapahinga ka. Yung iba kasi talagang wala ng pahinga. Hindi nila alam. Wala sa, sabi nga, vocabularyo nila ang pahinga. Nasa rat race nga sila eh. Kaya madali silang bumigay, madali silang mamatay, madali silang magkasakit, madali silang matukso. Dahil kulang na talaga sa pahinga. Huwag rat race.
delikado yan. Laging ilagay sa puso't isip natin na ang Diyos nga nagpapahinga, tayo pa kaya. Ang rat race po ay galing sa diablo. Kailangan talaga bibigyan mo ng importansya ang pahinga. Time management lang yan, mga kapatid. Kailangan talaga nating magtrabaho, pero bawal yung hindi ka titigil sa pagtatrabaho. Dapat may araw ka ng pamamahinga. Alam niyo sa Old Testament, yung kapahinga na yan, physical, para magawa mo yung spiritual. Pagdating sa New Testament, mas maganda. Remember, mga kapatid, kung sa Old ay physical na kapahingahan para maka-worship, dito sa New Testament, bibigyan ka ng spiritual na kapahingahan ni Jesus Christ para lalo ka makasamba sa ating Panginoon. Kaya alam niyo, mga kapatid, lahat ng ginawa niyo para sa Kanya. Huwag rat race. Kapag ang Diyos na ang nauubusan ng oras sa iyo, something is wrong. Kanya ang oras. Dapat sa Kanya mo yan ginugugod. So magandang umaga po, mga kapatid. Huwag rat race, ha. Easy-easy lang, mga kapatiran. Maigsi po ang buhay. Magpahinga, mag-reflect, makinig, mag-meditate, magbasa, magpuri sa Panginoon. Magandang umaga po. God bless sa ating lahat. Sana po naging pagpapala tayo kahit konti sa ating paglakad kay Kristo. God bless!